Ang daming revelation ni Luis na actually first time, kasi this was my first time also to have her interviewed. First time talagang, so pati ako, napahanga ako sa kanya, sa tapang niya, considering na, diba titingnan natin si Luis, wala lang, parang si Bea, yung tahimik lang, hindi natin masyadong alam yung mas deep pala siya ang pagkatao niya. But anyway, ang pinakabagong ano sa kanya is, na gusto kong i-share, yung pagiging pastry chef niya ng Viva. Paano ito nangyari? So, teaser lang ito. Sige, paano ito nangyari? Ito pa na ang hard launch ko. actually po, nag-aral ako ng pastry 2 years ago. So, I started with Testa. Hindi ko po kinakahiya yun. Dahil proud ako na nakapasa ako sa NC2. tapos, nagtuloy-tuloy yun. And then eventually, naisip ko na hindi rin ganun ka stable din talaga ang pag-showbiz. Dahil nakapag nagkaharap ka ng edad. And right now, I want stability not just for myself, but for my future family. Boyfriend pa lang po meron ako ngayon. Wala pa po akong asawa. But we are in talks. So alam mo yun, parang moving forward, gusto ko naman na meron akong ihain, hindi lang yung pagiging pag-artist ako. So I reached out to, syempre lalayo pa ba ako, kay Boss Big. I reached out and I'm very thankful and I'm very, very grateful for the opportunity na binigay niya sa akin na from being an apprentice ng commissary. So ngayon, hinahandle. Ako na yung head pastry chef ng R&D for Viva Foods Brands. It's a big, parang, ano siya, malaki siyang project para sa akin. And I've never been in this side of the business na, syempre, sanay lang ako makakuha ako ng call time, makakuha ako ng mga projects, pero ito kasi may time card na ako. I mean, orders, complaints, and everything inside the business. I'm very thankful na nagkakaroon ako ng gantong parang knowledge outside my comfort zone, kumbaga. And I'm very, very much willing to learn everything from one of the best, syempre, sa industry. Sila Boss Vic, sila Ma'am Josa. So, yun, Boss VR of Viva Foods. So, yun po. Sana supportahan niyo ang Paper Moon, Wings on Viva Cafe, Yogurino, Pepe Cubat. Eh, gusto ko yung nakaano yung Boteng Chupa. Ito na po sa side ko. Ayun po. So, yun. It's a new journey at sana po supportahan niyo din si Mary Grace. So, si Mary Grace, ako po yun. That's my real name. Yun po yung ginagamit kong pangalan sa itunay kong pangalan sa trabaho. So, sana po supportan niyo si Mary Grace at si Luis. Yan, thank you! Maraming salamat, Luis. Actually, teaser pa lang yun. Basta abangan yung TikTok with Aster Moy. Sabi mo sa inyo, marami siyang pasabog. Thank you sa inyong lahat. And of course, congratulations on the movie. Thank you! Thank you so much, Teacher Aster. Maraming salamat po. Thank you, Cass. Up next po, let's hear from Abet Nabus from my alma mater, Marites University. Ganon. Congrats sa inyo lahat. Apahabol na lang ang tanong kasi ang dami na rin namang ano. Direk, Roman, yan. Ito na naman tayo. Iba klase ka. Anong tawag dito? Kasi kanina sinasabi mo na yung katatakutan dito sa movies dapat matakot kami sa kwento. Eh bilang kilala ka namin na talagang balaling mag-isip, madaling haga mga shots and etc. Nagsasalita ang mga eksena. This time dito sa horror, sa thriller horror movie na to. Paano mo binalanse o in-execute yung sinasabi mong dapat yung kwento yung katakutan kasi yun ang dapat na tutukan dun sa kwento, sa storya. Sabi ko nga, sa social media nakakakita naman tayo ng mga ganong mga insidente, no? Diba sa TikTok may mga nakita tayong patayan, live mo nakikita, ano yun. Ito po yun, ano yun, gusto ng pelikula na kasali ka dun sa loob, part ka. Part ka nung nakitang yon, part ka nung krimen na yon. Kahit na audience ka, part ka nung krimen na yon. At guilty ka.
kakatakot naman talaga pala yan. Oo, makakita ka ng gano'n, no? At iba't iba rin yung kwento, no? At yung masakit dito, Amit, yung paano ka gagantihan ng kapalaran mo. Ayun, yung parang karma ba yan? Yun, hindi ko sinasabing karma kasi hindi naman ang karma ay bumabalik sa'yo eh. Ito hindi babalik sa'yo. May ganti yung kapalaran. May ganti. Paano pinalansi yung good or evil dito? Kasi katulad ng parang premise ng kwento, pag hindi mo ginawa yung supposedly gagawin mo sa isang biktima ng karahasan o tragedy or what, iniintay natin yung ganti dito sa kwento. Mas, so, paano mo nabalansi yung technical aspect? Kasi diba, aside from music, yung mga sound effect, pagkatatakutan, sanay ang mga tao na may mga nakikita din mga special effects dyan or what. Ano yung ginawa mo dito sa pelikulang para sa Herod? Ano po eh, mas masakit. Kung sinaksak, kung nakakita ng saksakan ito, mas grabe yung niyan sa'yo. Hello? Ganun, mas grabe yung kapalit. Yung ginawa mong, ginawa mong wala kang ginawa. Hindi ba masyadong violent ang dating? Medyo po. Sa pagkakwento mo dire. Medyo. Hindi ko kukwento pero kasi medyo ganun niya po. I see. Opo. Hindi pwede sa mahinang, mahinang nilalang yung pelikula. Pero ano, sabi ko nga, iba din kasi yung pakiramdam nung kasali ka. Yun na. Kasali ka sa loob, kasali ka sa train. Magiging pasahero kami. Pasahero ka sa buong pelikula. Yes. Thank you, director. Thank you po. Good luck. At anybody sa mga cast members, kung meron kayong mga kaaway o celebrity na gusto ninyong ipasakayin o kayong in any form of mode of transportation, by land, by air, or sa dagat, sino yung gusto ninyo? At diba, sabi nga ni Direk, para magantihan or what, meron mang gano'n. Or... Parang di po namin sasagutin. Sa amin na lang po. Salamat, maraming salamat po. Very controversial last question. Talaga naman. Oo. In fairness kay Mary Grace, pwede po tayo sagutin. Okay. Thank you very much. And now we proceed po to our next question from Sir Erwin Ogawa na Anong Ganap? Hello, Anong Ganap? Okay, it's okay. So congrats sa yung movie. Ang ganda. May parang Asian horror ng dati, di ba? And kay Direk, curious na ako direct, growing up, ano yung mga movies, horror movies na tumatak sa'yo na somehow nakapag-inspire sa'yo doing horror films? Siyempre, Galiaga boy ako, Galiaga Reyes fan ako. Alam ni Luis yan, nag-assistant director ako kay Galiaga, kay Lori Reyes, siyempre. Ganong influence yung nadala niya sa akin. Siyempre, idol ko rin si Celso Kim, yeah. No? Barbara, no? Pero yung itong nagbibinata, mas influensya si Yam Larana, siyempre. No? Siya yung master ko, kaya naman ako nandito sa Viva. Kasi siya yung master, no? Siya yung master ko. Yung mga ganung horror, no? Yeah. Yam Larana, Galiaga Reyes, mga Celso Kim. Pero ang pinaka nagtatumatak nung na horror sa akin, yung mga horror ni Galiaga talaga eh. Yung mga nanonood ka tuwing Pasko. Yeah. Ayoko sabihin na Sheik Ratan and Roll yun, pero... kasi hindi ba yun eh. Regal yun. Pero yun lang naman yung nakaka-influensya sa atin ng mga bata tayo, di ba? Yung mga Manuel Reyes episode. Yes. Yung mga episode ng Sheik na mga nauna pa. No, yung mga... Iba yung nadadala niyang pakiramdam, no? So, syempre, iba din yung mga taong audience ngayon. Iba na rin eh. Mula nung dumating yung mga horror ni Yam Larana, nag-iba din yung landscape. Nag-iba talaga yung landscape. Nag-iba din yung landscape ng Asian horror, tama ka? Yes, ma. Iba rin. So, yun yung mga kinalakyang kong pelikula, no? Na sana makagawa rin ako ng mga ganitong pelikula later on. Yun yung pinangarap ko pa mga pelikula. Congrats, Rick. NKB, NK Luis. Related pa rin din sa movie. Kung may isang horror film na i-revive or yung issue na gusto nyo pagbidahan, anong movie to? Na classic or any movie, horror movie na gusto nyo kayo naging sana ang bida kung i-revive yung movie na yun. Bea and Luis.
Pwede local, pwede abroad. Oo, pwede abroad. Local muna sige. Like feng shui, di ba? Mga ganyan. Mga classic. O, sa dami, ano? Parang ang dami. Pero gusto ko yung ano. Gusto ko kasi parang entity ako eh. At saka yung favorite movie ko talaga na horror. Yeah. Na dun talaga parang natakot ako para sa buhay ko. Shutter talaga. Oo, yan. Shutter talaga. Parang wala na ko ibang sabihin, shutter lang talaga. Pero meron akong i-revive. Any movie na sumisigaw talaga sa Chris Aquino. Horror Queen si Lisa. Yes. And Bea? Ako parang wala rin po akong maisip na specific film. Kung may trabaho, kung magandang script, kung magandang opportunity, why not? Coconut. Ayun, ano naman tayo? Very grateful naman po tayo sa kung anumang proyekto ang magbigay sa atin. So kung horror man yan, kung revival man yan ng ibang ng older film or an entirely new concept na horror film din, kung if nandyan yung opportunity, kung okay, why not? Thank you. Good luck sa movie. Thank you. Sir, maraming salamat po. Actually, mag-agree din ako kay Luis na any movie na sumisigaw si Chris. Agree naman po tayo doon. Talaga, nung formative years ko, yung wake na kayo mo talaga, ang bako! Maraming salamat po. Alright, next po si Miss Anna Pico from Pika Pika and Abante. Hi, Direk. Kay Direk. Hi. Direk, parang may weird ano ka, attraction sa mga sasakyan. Yung isa mo, pamasahe, pasahero. Yung iconic ano mo sa Adan, sa bus nangyari. Bakit? Kasi ano, ang ganda nung, ngayon ko lang na-realize, Ate Ana. Ano sa mga driver, tsaka ano na, ibang doktor. Hindi, parang masa. Mass transportation, ano? You know? Gusto nating makonect yung masa. Palagay ko yun yung pinakamalaking factor. Bakit sa bus nagpatayan si Ellen at saka si Cindy Miranda? Bakit sa boat sumakay ang pasahero and ang pamasahe, pasahero na sa train? Siguro masa. Na-experience natin ang na-experience nila. Yun, yung connection siguro. Ganda ngayon ko lang na-gets, Diana. Galing mo talaga. Isa na lang. Kanino namin a-attribute yung title na pasahero? Sa kanila ba o kay Mark Anthony? Nanawawala. Sa kanilang lahat, pasahero silang lahat eh. Sa kanilang lahat. Thank you. Pasahero silang lahat. Thank you. Thank you po.